pwedeng mag-day swimming. Meron din kaming henna tattoo na ginagawa na ngayon, nagagaling ng artist namin. Pwedeng live tattoo din. Meron din kaming dagdagay, nakakaiba, natikman mo kanina. Natry ko kanina, sana hindi niyo nakita yung aking mag-enjoy ng mga massage sa paa. Nakita mo, Atom, dalawang stick ang ginagamit sa pagmamassage ng aming dagdagay. Para po sa mga gusto bumisita dito sa Villa Alfredo, magkano naman po ang entrance fee para sa publiko? Very affordable ang aming prices. So for adults, ang aming pong entrance fee is 180. Tapos pang-bata naman 3 feet and below, 100 pesos. Sa aming mga overnight rooms and cottages, meron kaming pinakamababa namin 1.7 hanggang 3.5. Sa day tour naman, it's 500 hanggang 2.5. Ayan. So very affordable. Maraming salamat, Ma'am Trina, sa pag-share mo sa amin itong Villa Alfredo. Sa ating mga kapamilya na gusto magbakasyon, pwede po kayong dumagsa dito 1.5 hours away lamang mula sa Metro Manila. At ito naman po, Ma'am Trina, papakita ko na rin sa inyo, Ma'am Maylene. Ito naman, isa pa nating guest, si Ma'am Maylene Del Rosario. Ito, kanina po pa ibinibigay yung kanina na tinatawag na sea scooter. At makikita nyo kung paano ako nag-enjoy habang tinetesting ang kanilang bagong-bagong produkto. Ma'am Maylene, pakikwento naman sa amin kasi parang December lang ata dumating ito sa Pilipinas. Yes, first sa Philippines, December 2012, dumating na ang sea scooter. Kakaiba. Kakaiba para magamit yan sa swimming pool and then paano tayo mag-spore sa ilalim ng tubig. Okay, ano naman ang advantage ng pagkakaroon ng ganito? Kasi sa Pilipinas, pwede ka naman mag-lumangoy-langoy na lang, kumadyak-padyak. Bakit kailangan natin ng sea scooter? Para, ang importante yan para sa mga bagong di pa marunong lumangoy. And then, paano sila gusto nila mag-explore sa ilalim ng dagat, di nila magawa or sa ilalim ng tubig. Yan, useful na useful yan sa mga di pa marunong lumangoy. Ayan. And then, safe na safe siya. Kanina nga, nabanggit ko yung mga divers, no? Siguro, pag sila ay nag-explore sa ilalim ng dagat, perfect ito para hindi sila masyado mapagod. Pero paano ba siya gumagana? Ito ba ay battery operated? Yes, battery operated siya. Gaano katagal po ang tumatagal ang isang charge? And then tuloy-tuloy ang pag-playing time niya. 1.5 hours. 1.5 hours? Mm-hmm. Kahit na dire-diretso 1.5 hours, tatakbo pa rin siya? Yes, tatakbo siya. And of course, this is completely waterproof. Yes, waterproof siya. Okay. And then, ano siya, safe na safe siya dahil, ano, dahil may mga screen din siya and then makikita naman yan yung propeller niya. Oo. Tsaka naka-ano siya, naka-cover siya so hindi walang danger na pumasok yung kamay mo. Tama. At masaktan ka ng blade. Eto nga, ano, sinusubukan ko yung kanilang sea scooter kahapon. Ayan. Parang, parang relax na relax lang. Hindi ka na kailangan pumadyak. Nakahawa ka lang doon sa scooter. Ayan po, parang pipes. Kitang-kita nyo naman na ako'y nag-e-enjoy dahil sa nakangiti ako sa ilalim ng tubig. Ayan. Nako, Ma'am Maylene, yung ganito mga scooters, ito ba ay good for all ages? Lahat ba ay pwedeng gumamit ito? Yes, pwede ito. Lalo na sa mga bata, merong 8 years old up sa mga item natin and then 16 years old up. Ayan, maraming salamat, Maylene. At syempre, Trina, for inviting us ngayong araw sa Villa Alfredo. At ngayon naman po, syempre, ano ba ang umaga natin na walang masarap na lutuin galing Titi the Winnie? Ano nga ba ang lasa ng kare-kare na merong gata? Mamaya na po yan, abangan ninyo sa pagbabalik ng Umagang Kay Ganda!